Hello, so it's been a while since I last uploaded a vlog. Last time I uploaded yata in this channel was way back 2021, so it's been 2 to 3 years na. A lot actually happened for the past few years, good and bad. If I'll be able to find the time, I'll try to do a sit-down video para lang ma-document ko din yung mga nangyari na yun. Kasi nga, as mentioned, masyadong maraming nangyari for the past few years. So now it's 2024, it's February 3, 2024, and I'm on my way to SM Bacoor to have our lunch slash dinner. I've been seeing this TikTok video about ano nga yun? Marugame udon. So it's like parang Tokyo, parang Japanese fast food. I'm not sure yet. So we're gonna check it out kasi based dun sa mga videos na I've seen, yung parang curry sauce nila, it looks very delicious. So we're gonna try that. Hopefully open pa yung nasa SM Bacoor kasi hindi ko siya napapansin, pero sabi ni Weng meron daw. I have a lot of videos that I haven't uploaded yet. I've been to a lot of concerts. Well, actually, one artist lang naman, pero I've been to a lot of concerts for the past few years as well. For this specific video, planning to upload this ng raw lang. So, that means, pagdidikit-dikitin ko lang yung mga clips ko, and I will not put that much effort sa editing. So, hopefully, doon sa mga iba kong videos, I'll be able to find time para talagang ma-edit ko sila kasi hindi yata maganda na i-upload sila ng parang raw lang. May effort talaga for those other bits para maganda yung maging kalabasan. Once andun na kami sa restaurant, sa fast food, I'll show to you kung ano yung kakainin namin. And let me show you Weng. Ayan si Weng. Dami din nangyari sa kanya for the past few years. So yan, isa na dyan is hindi pa siya nakakapagpagupit. Ayun. So, later na lang ulit. Bye! Hello! So, dito na kami sa... Saan ba to? Marugame Udon. And andito na yung mga food namin. Pakita ko. So, this is our food. Curry with rice. Katsu, and then I have this, ano to? Wala, kinuha ko lang. O, masarap. Then, may noodles siya. Anong tawag sa noodles mo? Pork samurai. Pork samurai? Masarap? Weh, walang halong wiro. Yes. Then, meron siya nito, anong tawag dun, Weh? Parang pork and beef? Hindi. So, we're gonna try it now. Sarap. Siguro sinasaw-saw ko dito. $1.75 tapos 80 something. Sarap. Hello! So we're just done with dinner and nagde-dessert kami ngayon. McFlurry for me. Ito kami. Chocolate sundae for Weng. Andito kami ngayon sa may supermarket. So after this baka mag-grocery kami konti ng mga hygiene and stuff. So what can we say about our dinner for tonight? Sa akin okay, goods yung order ko. Sulit, actually pinakamura sa lahat ng mga in-order namin. Our bill is for, magkano binayaran natin? 810. 800 plus.
Tapos, ang pinakamalaking chunk ng bill namin is sa kanya. Ano sabi mo? Good. Goods din daw yung food niya. Noodles. Tsaka yung rice meal. Ang mahal nung ano, nung food, 99 pesos. Eh, parang isang litro na yun eh. Diba? 1.5. Ayun. So, napamahal. Next time na we'll eat there, hindi na ako magsosoft drinks. Kasi nakakabitin, isang can lang 99. And then, yung in-order ko isang ganon, yung square, ay yung triangle. Hmm. Hindi ko bet. Mukha lang siya masarap, pero hindi siya masarap for me. So, binigay ko na lang siya kay Weng. And masarap pa naman si Weng. Okay, ito ka naman. Kaya nakikita yun. Bulido nga tayo eh. Bakit yun ang inuuna mo? Di ba after? Hindi. Kasi napansin ko pag inuuna ko to, Vaseline. Yes! Beauty guru. Vaseline lip care. Pag inuuna ko to, swabe na lang yung, smooth na lang yung paglagay ko ng lipstick or lip tint. Kaya, nakakailang lagay ka na niya? Sa isang... Pag naalis lang naman? Kaya nakakailang retouch ko na. Ano? Una yung kanina, after ng dinner. Ayun nga, yun ang maganda. Maganda sana makabili ako ng lipstick na ano. Yung katulad ng mga ginagamit ng mga nagmumukbang. Kasi parang long lasting. Ito, mumurahin lang to eh. Ikita ba, Weng? Malabo. Malabo, no? Sa Watson lang. Tingin tayo kaya tayo, Weng? Saan na naman? Sa Watson. Kaya lang kasi sa Watson, pag wait lang, hindi pa tapos. Pag ang ayoko sa Watson, pag nagpupunta doon, kukulit mo mga sales lady. Wala akong salamin, kaya kayo ang gagawin ko salamin. Wait lang sa lagpas. Alam ko may lagpas. Lang. Bilang mo naman ako ng salamin na mura, Weng. Yung ano. Kasi binili natin noon, hindi naman siya pwede sa ano eh. Hindi naman siya pwedeng ilagay sa bag. Ang kwarto lang talaga yun. Okay na. Pantay. Okay. We're now in the grocery and... Ba't ka namimili-mili, girl? Wala na akong sleeper. Wala ka ng sleeper? Yeah. Tag magkano ba dito? 150. Parang mahal. Plant naman. The problem is... Malaki. Ito. Yeah. So, bibili lang kami ng mga konting hygiene namin, hygiene essentials and stuff. Tapos, may pasok ako in 2 weeks time sa on-site job. Pero, normally, nagbabaon ako. Pero, I won't buy muna. May baon for 2 weeks kasi pag ginawa ko yun as early as now, maluluto ko lang or maluluto lang ng kung sino man sa bahay. So, next week na ako mag-grocery for my bag. Nag-grocery kami, kukwento ko lang. Isang trait ni Weng na ayoko is pag meron kaming stock ng grocery, ang hilig niya talaga na mamigay ng grocery.
sa mga tao sa bahay. Katulad ng toothbrush. Pumili ako ng toothbrush, stock ng toothbrush. Ang ginawa niya, may naganap lang ng toothbrush, inalok niya yung toothbrush namin. Nagtanong, sabi, may toothbrush ba kayo? Sabi ko, meron. Pahingi, bibinigyan ko. Diba? Kaya nakakainis mag-stock. Natin? Kala. Kala, magkano yan? 112. Ang tanong, mahilig ka ba maglaba? Kaya nga kala. Kala mo maglalaba ako? Kala. Kala mo maglalaba ako? Baka naman naiinganyo ka lang kasi malaki. Kaya nga, kala mo nga. Kala mo may labahin pa tayo. Andito na kami sa aisle na favorite ni Wen. Ay, tingnan mo nga kung magkano yun. Di ba may ganun ako dati? Yep. Tingnan mo nga kung magkano. 150. Eto ba yun? No. Kaso meron ako ngayon eh, yung ano, parang efficacent oil na roll. Pwede na sa akin yun ngayon. Ba't nandito tayo, may bibilin ka? Salon pass? Ayun o, salamin. Magkano yan? I don't know. 59. Wala na bang mas mura? Ang mamahal naman. 69. Hanap ka ng mura-mura. Ito. Ay, mas mahal pa. 79. Yan nga yan. Liit. Yan. Wala ba medyo malaki? Ito. Tingnan mo nga, ilabas mo nga. May napili na po kami. Only for 69 pesos. Malaki. Malaki na siya. Open mo nga, Wen. Ayan. Malaki siya. Kita yung buong mukha ko. Bakit kailangan mo ng ganyan? Anong gagawin mo dyan? Party packs? Pag magkano ba to? Tsaka anong gagawin mo dyan, girl? Ano may nagda ako sa biskuit niya? Pucha. Pang one, ano na to? Pang one year supply na to eh. Maka one year ka naman. Ilang buwan lang yan? Ito. Ano ko ba? Party box. Hati na kayo ni Mark niyan pag nagkataon. Oo, yan na yung ano namin. Langya ka. Ayan yung mga sinauna? Oo. Ayan gusto ko. Magaan? Hindi, mabigat. O, si mama, tatlo pa kami, kamo makikinabang dito. Gano'n yung naman katagal kakainin yan? Hamot. Kaya na ano yan. Isat kalating ba? May paikot-ikot dito, pero wala pa rin yung beer. Ito, walang smart. Gusto ko bumili ng beer. Pero ano lang naman, San Miguel Apple lang naman. Hindi naman ako hindi naman ako alcoholic. Hindi ka alcoholic. San Miguel Apple, para lang yung ladies drink. Okay, so, San Miguel Apple, pero 2 bottles a day. Every day, 2 bottles ang nangyay. Hindi. Hindi, pang relaxation lang. Kaya parang after ng work, pag may downtime ka na, kailangan nag-relax ka. Tsaka hindi yung daily. Hindi. Okay, maniniwala dyan. Okay, so one of the things na gustong-gusto ko these days is yung choc nut. Kaso, malaki po. SP. Yung nasa taas kaya. Ay, ayun, sa taas. Kaso, ayun. SP din. Ang sarap nito, guys. Actually, sa Imus yung parang pinaka-factory nito eh. Ayan, choc nut. Guys, SM ko. Pero yung pinaka-important sa list ko, list to buy, beer, wala. Walang San Miguel Apple dito na naka-bottle. Naka-ano lang? In can lang.
I mas prefer ko yung naka-butter kasi although magka same ml lang, pili ko mas maraming nasa butter. Tsaka mas gusto ko talaga yung nasa butter. Wala, wala rito sa SM, nakakaloka. Napadaan kami dito sa Selecta. Ayan, endorser ang SB19. Hi Pablo. Hi Pablo, my loves. Guys, tingnan niya yan. Kaya gusto ko talaga makabili ako ng lipstick na parang stain-proof. Stain-proof ba yung term doon? Kasi tingnan nyo, uminom lang ako sa flasko. Ayan na, may stain na kaagad. Diba? Nakakainis. Nakakaireta. Next time, bibili ako ng lipstick na stain-proof. Kaso hindi siguro sa Watson kasi nakukulitan ako sa mga tao doon eh. I mean, sa mga sales lady. I know they're just doing their job, but makulit kasi. So, and may pagka-introvert ako, kaya it's a no for me na pumunta sa Watson's. Siguro sa ibang shop na lang, or sa department store. We're trying this quickly double choco kiss with nata. Here it is for $125. Try natin kung masarap. We're just waiting for Rowena. Nag-smoke lang siya. We're currently here na sa parking lot ng SM Bacoor. And I'm just trying this quickly chocolate drink. Okay lang. May nata. So, goods naman siya. Pero, nothing special. Anyway, so, kwento ko lang din. Kasi, nandito tayo sa parking lot ng SM Bacoor. We found out today na may bayad na yung parking dito. I mean, magkano nga yun, Weng? 30 pesos flat rate. And medyo nasad lang ako kasi itong SM Bacoor is my favorite SM because walang parking fee. And yung mga nearby SMs kasi namin dito like SM Dasma, SM South Mall, SM Center Las Piñas, lahat yon puro may parking fee na. But for the longest time, SM Bacoor stayed free sa parking nila. So ayun, kaya I was a bit sad kanina kasi meron na siyang fee nga. Although 30 pesos maliit lang naman, pero kasi I don't know, gusto ko talaga yung mga establishments na may free parking. So sa ngayon, as far as I know, isa na lang yung alam ko na SM na free parking pa din, which is yung closest sa bahay namin, SM Center Imus. Hopefully, magstay pa siya ng free sa parking for a very, very long time kasi iba pa din talaga pagka free yung parking ng establishment. Mas nakakaingan yung pumunta. So, ayun. Kaya, I'm not sure if papadalas pa kami dito sa SM Bacoor kasi yun nga, I really want establishments na may free parking. And I know, marami pa rin mga establishments dyan na may free parking. Like, example, there's a mall in Alabang na may alam akong free parking, pero I'm just not gonna disclose it. Pero yun, share ko lang kasi since nakatambay ako dito, naisip ko bigla na yun nga, may fee na yung parking ng SM Bacoor. And it's making me sad. Ay, nako.